May panukala kasi na tanggalin na lang yung NBI and police clearance. Oh. Well, unang-una, no, dapat maintindihan ng taong bayan nga kung ano talaga yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon pa ng batas para sa data privacy. No? Mm-hmm. Nagagamit po yan sa krimen. No? Pwede tayo mawala ng pera sa ating mga bank accounts. Pwede tayong maging biktima ng identity theft, gagawa ng krimen sa internet, magagamit ang ating mga datos. Pwede tayong puntiryahin ng mga marketing companies. At pwede rin tayong pag-espaya ng gobyerno base doon sa mga datos sa ating mga impormasyon na ibinibigay natin na kung titingnan mo, harmless. Kasi address, birthday, minsan type blood, ganyan. No? Pero yan po yung mga susi sa isang electronic world, no, para ang iyong identity ay makompromiso. No? Now, naintindihan ko naman na yung punto de vista ni Congressman Salceda na ay kakaunti lang naman yung mga krimen na yan. Eh, bakit kinakailang kumuha pa ng clearances? No? Well, wala pa kasi ako nakikita ng alternatibo. Yan ang totoo lang. No? Kasi sa Amerika naman, parang meron din silang database ng mga kriminal. Eh. So, pero di pagkakataon na kinakailangan tignan ng database na yan. Eh, ang problema nga, accessible ba yung database na yan sa lahat? No? Sa Amerika, hindi sila kumukuha ng NBI clearance, pero po pwedeng i-check kung merong record kasi may registry of crimes, no? At lalong-lalo yung mga sexual offenders, no? Sa atin, kinakailangan siguro kung tatanggalin talaga yung clearances na yan, may alternatibo tayo na yung mga employer po pwedeng i-verify kung may krimen ka, yung mga lending agencies ma-verify kung ikaw ay may mga kaso, no? Dahil otherwise, hindi naman natin na ma-weigh, kumbaga, yung risk kung ikaw ay mag-iempleyo, kung ikaw ay magpapautang, kung ikaw ay magkakaroon ng any financial dealings dun sa mga tao nang walang record, no, na inaasahan, no. Now, kahit pulaan na natin yan, talaga namang nakukuha ng NBI clearance, lalong-lalo na yung NBI clearance, hindi ko alam yung police clearance, kasi bago lang naman yung police clearance na national, eh. Dati, local yan, walang silbi yung police clearance na yan, kasi doon lang yan sa siyudad na ikay nakatira. Oh. Pero ngayon, nagsimula na rin sila ng bagong national database center, siya. National na rin, so parang superfluous nga, no? Dapat siguro and or na lang yan, or either NBI or police clearance, no? Pero habang wala pong alternatibo, wala akong maisip na paraan para naman magkaroon ng vetting. Oo. Hindi lang yung mga employer, kundi yung iba pang nais mag-transaksyon sa mga mamamayan. Opo na rin ng public attorney, napakarami na. Kada transact mo sa gobyerno, marami kang nagbibigay ka ng mga details. Wala yung ano yung parang centralized lahat. Halimbawa, dyan sa national ID, baka pwede i-embed na lang dyan lahat ng mga naging transaksyon niya, naging mga paglabag niya. Isang click lang, isang ano lang, makikita na agad yung kanyang datos para hindi na paulit-ulit at parang sa isang lugar marami ang mga magsisecure compare sa marami ang mga may hawak ng data, di mo alam kung sino doon yung may alam sa paghawak ng data. Oo nga eh. So, well, wala pa kasi masyadong consciousness tayo na importante itong mga datos nito eh. At ako talaga nabahala doon sa sinabi ni Attorney Santos na karamihan ng mga data breaches sa gobyerno. Mm-hmm. Eh, gobyerno number one kumukuha ng datos. Tama. Ano naman pakialam ng mga privado dyan, no? Umaasa mga privado doon sa datos na kinakalap ng gobyerno. Kaya nga dapat tayo nagpapatupad ng batas, dapat nangunguna yung ating ehekutibo, yung ating gobyerno mismo sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga datos na kinakalap natin. No? Pero this is an area na dapat talagang pagtugunan ng mas maraming pansin na ating gobyerno.